Agad kong narating ang kinaroroonan ng tatlo. Pumula ang aking paningin nang makita ang nakakapanginig na tagpo. Isang mahabang singasing ang pinakawalan ko. Mabilis na hinubad ang barong suot. Umigkas sa ere. Apat na ang mga paa ko nang muli akong lumapag sa lupa. Mabilis na dinaluhong ang nakakumbabaw sa babae. Bago kami sumadsad sa isang parte ng damuhan, ay nasadpang ko na ang leeg nito. Nabali ang gulugod sa malakas kong paghatak ng malaki parte ng laman sa leeg at balikat. Patay itong bumagsak. Agad ako nagtago saglit upang nguyain ang nakagat na laman. Iba talaga kapag tao. Iba ang linamnam. Iba ang tamis. Sabay ang paglunoko at pag-iling ng ulo. Ito ang unang beses ko makakakain ng purong tao na walang halong kahit ano sa dugo. Yung isang tao kasi ay may halo ng pulbura, kaya hindi ko masyadong nagustuhan. Tila may nagising sa loob ng aking sikmura, tuwang-tuwa sa panibagong putahing natikman. Ito ang kinakatakot ko, ang muling paggising niya. Kinalma ko ang sarili, kahit panay ang tulo ng masaganang laway sa gilid ng aking bibig. Nakakamarahuyo ang laman ng tao, nakakalasing ang dugo. Hindi ko maiwasang mapaungol nang namnamin ko ang huling pirasong nilunok. Hinamig ko sandali ang sarili, tila kasi gustong mangimbabaw ng halimaw na nasa aking tiyan. Isunod ko raw ang babae, mabango ito at mas angat ang samyo dahil sa mga sugat at basa sa katawan. Umiling ako. Sa halip ay muli akong bumuelo at umigkas. Sinunod ang isa pang lalaki. Sa leeg ko rin pinunterya. Saglit kong pinagtuunan ng pansin ang pagnasab. Napakasarap talaga. Nanunuot ang init ng dugong nasisip-sip ko sa bawat lamang nangunguya. Pinapainit ang bawat himaymay ng aking katawan. Impit na napasigaw ang babae nang lumingon ako sa gawi naman niya. Nagtama ang aming mga paningin. Napaatras siya ngunit hindi binawi ang nilalaking mata sa akin. Kunot na uwi to. Tup-tup ang bibig. Muling kumulog at kumidlat. Dalawang bagay ang napansin niya nang lumiwanag saglit ang paligid. At tsokolate kong pares ng mga mata. At ang kwintas kong topas. Huli na, upang tanggalin ko pa iyon. Ito ang unang beses kong makita ng isang tao bilang aswang. Tinatanggal ko dati ang alahas dahil istorbo sa pagpapalit ko ng anyo. Nailing na lang ako. Isa't kalahating tanga ko ngayon dahil sa pagmamadali, hindi ko napansing hubarin ang kwintas. Base sa pagtitig niya roon at pag-angat ng mga mata, patungo sa mukha ko, alam kong may sapantahan na siya. Tinigil ko ang pagnguya at lumapit sa kanya. Nanubok kung magkakandara pa ito bigla. Saglit akong tila na kuryente ng mahina. Ganito pala ang epekto kapag nalaman na ang pagkakakilanlan ng isang aswang. Agad nagbago ang aking anyo. Bumalik sa pagiging tao. Natulala ang babae. Alam na niya at nakumpirma na. Sabina, ano nang gagawin ko sa'yo ngayon? Hindi mapigil ang isip ko saglit. Dahil wala nang pusong tumitibok, nag-umpisa ng lumamig ang mga bangkay na nasa paligid. Nasasayangan ako. Saka ko nalang iisipin ng babae. Uubusin ko muna ang mga napatay ko ngayon. Uli akong nagpalit ng anyo. Hindi na pinansin ng babae. Kahit saan siya magtago naman, ay masusundan ko siya kung gugustuhin ko. Ngunit, pinangatawanan kong hindi siya galawin. Busog na busog naman ako. Saglit itong natingal-ngal sa pagnood sa akin bago nagmamadaling tumalikod. Bahagya akong natawa. Nawala ang takot niya. Ngunit nagkakandara pa siyang naglakad paalis sa kinatatayuan. Hindi naman siya tuluyang lumayo. Tumigil lang siya sa isang waiting shed. Nangunot ang noo ko nang mahinuha ang mga isipin na tumatakbo sa kanyang ulo. May gusto siya. Gusto niyang maging tulad ko. Naiiling akong tinuloy ang pagkain.
Mabilis kong binaon sa lupa ang mga tira sa pinagkainan ko. Naiiling ako sa mga iniisip ni Sabina. Akala niya ata madaling maging tulad ko, maging halimaw. Umiigting ang pagnanais niya. Hindi ba niya nabistahan ang mga ginawa ko kanina? Ang nakakahilakbot kong katauhan. Ngunit parang hindi iyon nakatulong. Lumakas lalo ang pagnanais niyang maging isang tulad ko. Parang nakasumpong siya ng kung ano sa katauhang aking taglay. Pagsuko, paghihigante, galit, mga damdaming nais niyang tugunan. Babae lang. Babae kasi. Kaya mahina. Kaya walang lakas. Mga salitang umaalingaw-ngaw sa utak niya na paulit-ulit niyang naririnig dati sa ama niya mula nang nagbago ito. Napalunok ako. Babae lang. Kaya walang laban. Babae kasi. Kaya laging kinakaya. Babae lang. Kaya mahina. Kumuyom ang mga palad ko. Pisikal at verbal ang mga dinanas niyang pang-aabuso. Hindi ko siya masisisi kung nais niyang magbago ng katauhan. Nabanggit na ng lola ko at ni ina ang mga ganitong isipin. May mga tao talagang kusang lumalapit sa dilim upang humingi ng lakas, ng kapanyarihan. Iba-iba ang dahilan. Kusang lumakad ang mga paa ko patungo sa waiting shed. Panay ang lingon ni Sabina. Mula sa kinaroroonan ko, nag-umpisan tumila na rin ang ulan. Bumuntong hininga ako at lumapit sa kanya. Tila gusto pa nitong salubungin ako ngunit nagbago ng isip na natili siya sa kinatatayuan. 10 hakbang ang layo ko sa kanya nang napagpasyahan kong tumigil. Tumingin ako sa langit. Siya naman ang tumitig sa akin. Pinipili niya ang mga kataga. Sinisipi ang mga salita. Hindi ko ibibigay ang nais niya. Maraming paraan. Mahirap maging katulad ko. At kung kaya ko, kung maaari lang na bumalik sa dati, kung makakapamili ako, hindi ito ang nanaisin ko para sa sarili ko. Hindi. Hindi na. Binasag niya ang katahimikan. Maaari bang? Wika nito, ngunit agad kong pinutol. Hindi pwede. Napanganga siya, lumunok at muling pinilit ang gusto. Pakiusap. Pagod na ako maging mahina. Samo niya, muli akong sumagot. Hindi iyon ang sagot sa nais mo. Malaki ang kapalit. Babala ko. Ngunit muling nagpumilit si Sabina. Handa kong tanggapin. Lahat! Pakiusap. Gawin mo kong tulad mo. Umiling-iling ako. Ang kulit. Nag-umpisa akong lumakad palayo. Hindi na ako makakabalik! Mga huling salitang tila sumibat sa likod ko. Tumagos. Muling bumalikan lahat. Nanariwa ang bawat eksena na tila kahapon lang nangyari. Naramdaman ko muli ang mga sakit, ang mga sugat, ang mga salitang sinabi ko nang matauhan ako at mapagtantong hindi na ako ang dating si Ara. Hindi na ako purong tao. Marahas kong nilingon si Sabina. Bahagya pa itong umatras sa emosyong nabasa sa aking mata nang tumingin siya sa akin. Ngunit buo na ang loob niya. Gusto niyang makatakas sa hawlang kinabibilangguan. Isang opsyon na tanging nakikita niyang paraan upang makaalis, upang makakawala. Magsimulang muli. Yumugyog ng marahan ang kanyang mga bilikat. Kuyom ang mga kamao. Pikit ang mata na inaamin ng kahinaan. Gustong gusto na niya magbago. May gusto siyang takasan. Panay ang agos ng masaganang luha na tila walang pagnanais mapatid galing sa nakapikit niyang mga talukap. Muling nadurog ang puso ko. Muling naging sariwa ang lahat. Ang mga isipin, ang mga damdamin. Kinain ako muli ng takot at galit.
mga emosyong pinipilit kong iwaksi. Babae lang kasi. Mahina. Babae lang kaya sinasaktan. Kinakayan-kayanan. Inaalipin. Inaangkin ng sabilitan. Mga demonyo. Mga diablo. Mga hudas. Hindi na ako makabalik sa dati. Hindi na ako yung dati. Bakit? Di ko na lang lubusin. Gusto kong magbago. Pakiusap. Gawin mo ako tulad mo. Hiling niya. Isang paraang naisip upang takasan ang sitwasyong kinalalagyan. Pareha sa paraang pinili ko na rin. Isang taon na halos ang nakakaraan. Ngunit iba naman yun. Wala akong pagpipilian noon. Tumatakbo ang oras, ang mga sandali. May mangyayari sa aking hindi ko magugustuhan. Kaya ko pinasyang kumapit sa patalim. Papaguhin nila ako. Aalipinin habang buhay. At walang magagawa maging sino. Kahit ako. Kapag naisakato para na nila ang ritual ng mataas na antas ng panggagayuma. Aariin nila akong kanila. Kaya agad ako nagpayanggaw. Iba ang kaso ni Sabina. Ngunit, ano bang alam ko? Ano bang laban ko? Sa hiling ng pusong pagod na. Ng mga isiping natatalo ng paulit-ulit na pagkabiko. Takot at trauma. Kanya-kanyang bigat ng pinagdaraanan. Iba-ibang interpretasyon sa kahinaan at kalakasan. Muli ko siyang binalaan. Dahil kung ako ang nasa katayuan ni Sabina, na naisin ko ring may isang tinig na pipigil sa akin. Kahit manawari, kahit kunwari lang. Masusunog ka sa impyerno. Babala ko. Nakita na niya ang mga ginawa ko kanina. Malamang sa malamang, alam na niya ang mga bagay na naghihintay sa kanya ko sakasakali. Bagamat lumunok saglit, hindi nagbago ang loob ni Sabina. Buo na ang desisyon niya at ito na lang ang isang bagay na kinakapitan niya upang tuluyang makatakas. Makalimot. Yun ang akala niya. Mas maraming problema, pagdurusa at komplikasyon ang naghihintay sa dako paroon. Ngunit nakapagpa siya na talaga siya. Handa ako sa lahat! Wika niya pa na tila ba binibigyan ng sagot ang mga darating na unos. Haharapin niya. Handa siya. Sa ngayon, ayaw na niya maging babae lang. Pagod na siyang maging mahina. Muli akong nagbigay ng babala sa ginawa kong pagtitig sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga na lang ako nang mabasa ang determinasyon roon. Babae lang. Babae kasi. Mga salitang nasasagap ko sa kanyang balintataw. Pakiusap. Gagawin ko ang lahat. Lahat kahit... Hindi ko na pinatapos pa ang kanyang sasabihin. Sinakop ko na ang mga labing nagsasalita. Pinasa ang kakayahang maging kudayon. Bagong katauhan. Bagong simula. Isang paraan ng pangyayanggaw ng kudayon sa tao ang halik na may desisyong maging katulad ko siya. Isang parte ng katauhan na nasa aking katawan na malugod kong ibinibigay sa kanya. Ang munting halimaw na nakatira sa aking tiyan ay nahati sa dalawa. Pinasa ko kay Sabina ang isa. Isang tila likidong unti-unting nabubuhay ang binhi ng isang kudayon. Nang malunok niya, saka ko lang pinakawala ng kanyang mga labi. Nang lumaki ang kanyang mga mata, sa pagkabigla, ay umiwas ako ng tingin. Tinuon ko ang nakokonsensya ng paningin sa itim na kalangitan. Nagkikis-kisa ng mga ngipin ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Narinig ko ang mga hinaing niya, ang impit na pagsigaw na pinipigil ngunit dahil binibilang na ng binhe ang sarili sa kanyang katawan upang maging isa sila ay hindi na niya nagawang pigilan iyon. Ang sakit na dadarama. Ang sabi ni Lola,
may binhiraw ang kudayon na tila maliit na bilog na nagkakaroon ng matatalis na galamay, kumakain ng ilang parte sa loob ng tiyan. Minamarkahan ng pupwestuhan. Maglalabas ng enerhiya, ng kapanyarihan, ang naturang binhi at aariing isa na sila ng may-ari ng katawan. Magkakaroon ito ng sariling kaisipan, pansamantalang lalabanan, ang prinsipyo, paniniwala, maging ang tibok ng puso ng taong magiging kasama habang buhay. Ngunit kung mas dominante ang may-ari ng katawan, magiging pipirin ito katagalan, susunod at susunod sa unang nagmay-ari ng bahay na kanilang pinagsasaluhan. Panay na ang sigaw ni Sabina. Nakahiga na siya sa sementong sahig ng waiting shed. Sinusuntok ang sikmura, pinipilit isuka o iluwa ang nilunok na binhi. Ngunit huli na, wala nang balikan ito. Oras na manginain na ang binhi sa loob ng tiyan. Kudayo na siya. Ilang oras na lang. Saglit lang, magbabago na ang kanyang katawan. At unti-unti, nakikita ko na iyon ngayon. Sa kaso ko, dahil may dugo na talaga ako ng kudayon, hindi ko na kailangan pagdaanan pa ang masakit na panginginain ng binhi. Ang anak ng purong kudayon ay may binhi na talaga sa loob ng sikmura bago pa ito ipanganak. Natutulog lamang o magigising at magiging aktibo kung yayang gawin na. Parang isuswitch on lang, ganon. Kaya may pagpipilian pa rin kung gugustuhin ng anak ng kudayon ang isang daan upang maging purong tao, upang maging normal. Nung pinasahan ako ng itim na sisiw ni Samuel bilang paraan niya ng pangyayanggaw, ay tila sinwitch on niya lang ang pagiging kudayon ko. Ang sisiw na aking nilunok ay agad nilamon ng nagising na binhi. Nang tumigil si Sabina sa pagsigaw, ay saka ko lang tinoon nang maigi ang mata sa kanya. Nawala na ito ng malay. Hindi na kinaya ang sakit. Dinig na dinig ko ang pagregodo ng kanyang puso. Mabibilis ang pintig ng bawat pulso sa leeg at kamay. Ang mga pasa at sugat ay unti-unti na nga talagang nawawala. Nabubura. Umiigting na rin ang simpleng kariktan na taglay ng tao pa siya. Pinapalakas lang ang kanyang resistensya. Mas pinapahubog ang manipis na katawan. Walang hirap kung pinangko ang babaeng alam kong magiging malaking parte ng buhay ko. Dahil kahit hindi ko aminin, kargo ko na siya. Dugo ko at binhi ko ang nananalantay sa kanya. Habang buhay, habang siya ay humihinga. Hindi lang bagong katauhan ang kanyang makakamtan pagmulat niya ng malinaw na mga mata. Magkakaroon na rin siya ng pamilya, ng kaibigan, at kung hihingiin ang pagkakataon ng magulang sa katauhan ko. Bahagya akong napangiwi sa mga bagay na umuukil sa aking isipan. Pag-uwi ko sa Santa Cruz, paano ko ipapaliwanag kay inay na sa edad kong 18 ay binigyan ko na siya agad ng 19 anyos na apo. Isang maliit na kubo sa gitna ng maisan ang aking nasumpungan. Saglit kong binistahan ng lugar. Walang tao, maging samyo, wala rin. Pahingahan lang ata ito kapag nagbabantay ng pananim. Walang bagong samyo sa lupa, maging sa paligid. Ang susunod na samyo ay nahahagip ng ilong ko, milya-milya pa ang layo. Pumasok ako sa loob, may maliit na papagroon. Maingat kong inilagak ang walang malay na katawan ni Sabina. Ilang buntong hininga ang pinakawalan ko bago tumayo at lumabas. Binantayan ko si Sabina magdamag at maghapon. Kailangan niya mag-ipon ng lakas sapagkat bubulagain siya ng maraming pagbabago sa oras na siya ay gumising bilang isang ganap ng aswang. Napipintahan na ng kulay kahel ang langit nang maulingan ko ang mahihinang paggalaw ni Sabina sa papag. Mabilis akong tumakbo
at tinungo ang munting kubo. Naabutan ko siya na nakatingin sa isang dako. May hinahanap. Tuluyang gumaling ang mga marka ng karahasan sa kanyang katawan. Tila ako nakaramdam ng kapanitagan. Okay na siya. Napasandal ako sa isang halige dahil tila ba ako nang hina. Ramdam ko mula sa lupa ang paggalito ng mga kakatuwang pakiramdam at pagkakuryoso na umiikot sa kanyang isipan. Unti-unti nasusumpungan na niya ang mga pagbabago. Sumingot siya sa ere, lumingon at saglit pa, humarap sa akin. Isang araw ko rin natulog, ganun talaga. Kung mapapansin mo, iba na ang pakiramdam mo. Iba ka na. Panimula ko. Saglit itong tumitig sa mata ko, sa aking kabuuan. Ramdam ko ang pangunawa niya, ang mga impormasyong sabay-sabay na rumirehistro sa kanya. Muli siyang suminghot sa hangin. Ang pang-amoy ang pinakamatalas kapag naging aswang. Iyon ang una niyang napagtuunan ng pansin. Alam kong makukuha ng matalas niyang ilong ang ilang samyo ng taong pinakamalapit sa aming kinaroroonan. Ngunit dahil bago sa katauhang taglay, kunot noon itong iniisip kung bakit nakakaamoy siya ng matatapang na samyo ng mga prutas. Dahil hindi talaga sila prutas, iba't ibang klase ng tao ang naaamoy mo. Sagot ko sa walang tinig na katanungan niya. Napamaang si Sabina. Marami ka pang malalaman pagdating ng panahon. Nasa sayo naman kung magpapakalunod ka sa kumunoy na kinasasadlakan natin. Ikaw naman ang magpapasya ng buhay mo. Mahabang wika ko bago tumalikod. Totoo naman, siya ang magpapasya kung aling daan ang tatahakin niya. Cargo ko siya, oo. Ngunit hindi ko hawak ang sarili niyang pagpapasya. Nasa likod lang ako, nakaantabay. Sandali, aalis ka na? Tawag nito. Ang totoo hindi, magtatago lang muna ako. Ayoko lang muna siyang kausapin. Hindi pa ako handang sagutin ang mga tanong. Ayoko pang ipalagay ang loob ko sa kanya. Dahil bahagya ako nakukonsensya. Ako ang dahilan kung bakit may malaking puwang ang kaluluwa niya ngayon sa impyerno. Napadaan lang ako dito. Ang totoo may nilalakad ako. Maiwan na kita. Tangi kong nasabi. Teka! Muli nitong tawag. Napipilitang lumingon ako at tinignan si Sabina. Anong tawag sa atin? Umaarko ang kilay nito. Lito ang mga mata. Gulo ang isipan. Ngunit hindi ko maiwasang matawa. Wala siyang alam kung anong tawag sa amin. Ngunit hiniling niyang maging tulad ko. Ibig mo sabihin, hindi mo alam kung ano ako. Pero hiniling mo maging tulad ko. Pambihira. Hindi ko maiwasang wikain. Paano na lang kaya kung sabihin ko sa kanyang, ang totoo Sabina, manananggal tayo. Pero payag ka, nahahati ang katawan natin. Palang twice. Sasama kaya ang loob niya. Ngunit sinarili ko na lang ang isiping iyon. Baka kasi maniwala siya. Hindi pa ata siya maaring tumanggap ng biro sa ngayon. At hindi ito ang tamang oras upang biruin siya. Kinalma ko ang sarili sa napipintong paghalakhak. Nai-imagine ko kasi talaga yung manananggal. At kung sakasakali naman, paano kaya ang lipid nun? Bumuntong hininga ako ng sunod-sunod upang hindi humalakhak at kinumpose ang sarili. Magaling ako sa mga ganong bagay. Aswang, lahing kudayon. Pigil umusyong kong wika. Anong pangalan mo? Tanong niyang muli. Ara, tipid kong sagot bago nagpatuloy sa paglalakad. Natatawa talaga ako ngunit kinumpose ko muli ang sarili.
Tumakbo ako pasilangan. Saglit pa, naramdaman kong sinusundan niya ang mga galaw ng aking mga paa, kaya agad akong gumamit ng baluti. Nang makalayo, muli kong pinakiramdaman si Sabina. Saglit itong hindi gumalaw, may tinitimbang. Kumalam ang kanyang sikmura, ngunit alam kong hindi siya sasakupin ng pagiging yanggaw. Kinuha ko kasi iyon upang makapag-adjust siya sa bagong buhay niya. Ako, alam ko na kung paano imaniobra ang pagiging yanggaw. At handa ako, makabawas man lang iyon sa pag-usig ng aking konsensya. Tinaas ko ang antas ng anesthesia ni Aida. Dahil kaya niyang hindi makaramdam ng sakit, dulot ng kanyang kakayahan at impluwensyahan rin ang sino mang nais niyang maging manhit, ay tinaas ko ang antas ng pagkuha ng emosyon o nararamdaman sa iba. Hindi makakaramdam ng sintomas ng pagiging yanggaw si Sabina dahil kinuha ko na iyon. Napapapikit ako sa tuwing naririnig ko ang hiyawan. Hindi ko maiwasang mangiti. Ilang tunog ng pagbalibag ng katawan, pag-igik, pagmamakaawa, ilang kalabog, mga kiskisa ng ngipin, marahas na pagkain, at maya-maya pa ang paghalo ng amoy ng gasolina sa hangin. Nag-umpisang umusok ang bahay, bawat halige. Napangisi ako nang lumabas roon si Sabina. Bit-bit ang isang dalagita na hindi nalalayo sa amin ang edad. Saglit nitong pinanood ang natutupok na bahay nila. Sabay pa kaming suminghot sa hangin. Malaya na siya sa kanyang walang kwentang ama. Kailangan niyang gawin iyon. Naiintindihan ko siya. Hindi siya makakahakbang patungo sa bagong yugto ng kanyang bagong katauhan kung hindi niya tutuldukan ang huling pahina ng kanyang kabanata bilang si Sabina na tao. Bagong yugto, bagong buhay. Nang muling pangkuin ni Sabina ang walang maling na dalagita at tumakbo na matulin, ay hinayaan ko siya. Hindi ako magiging pakiilamera sa mga desisyong gagawin niya. Isa pa, minilalakad rin ako.